Liglamig, ang lamig lamig. Oh my gosh. Ayan, so welcome sa Chapel of Ascension. Okay, sino familiar sa lugar na to? First time sa lugar na to? First time. Ay, ang lamig. Okay, so first time. So, ano bang meron dito at ano bang kaganapan ang meron dito? Okay, so dito lang naman naganap ang isa sa mga nangyari kay Jesus. Okay, so lalong-lalo na yung paakyat siya sa langit. Sino pamilyar sa ano na yan? Sa story. Sa history na yan. Okay. So dito naganap yon. Okay. And then sa loob, makikita natin sa loob yung spot. Yung pinaniniwala nilang last spot kung saan tumayo at umangat si Jesus papuntang langit. Okay. So saan natin makikita yan? In Acts chapter 1 verse 6 to 11. So babasahin ko lang. Okay. Nang muli magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang karyal ng Israel? Verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyong kung kailan iyon. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudya at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, nagtanong ang mga disciple dito. So, by the way, so nangyari ang bagay dito, ang history dito, 40 days lang na buhay si Jesus after nang mamatay. Okay? So, baka meron dito familiar na buhay po si Jesus. No, namatay siya after 3 days, nabuhay siyang muli. At after that, nabuhay po siya, nag-stay po siya sa mundo. Okay? Hindi na yung original. No? Kasi yung lugar na to ay sinakop ng mga Muslim or ng mga Arab before and then ginawa nila ang mas. And this ruin, makikita nyo ang ruin of Byzantine Church. Yung early church dito. Ayan yung mga ruins na yan. This is a Byzantine Church before. Okay? So, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, siya ay nakatitig sa langit habang siya ay inaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Verse 11, sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik kaya ang nakita ninyong pagsakyat. Okay, so hindi lang po dito nang nangyari yung pag-akyat ni Jesus sa langit, pag-asendya. Okay, so pinaniniwalaan na dito rin po sa spot na to, sa lugar na ito, babalik si Jesus. Kung saan siya umakyat, dito rin po siya babalik. Okay? So, nag-guess po natin. So, ayan po ang history ng lugar na to. Okay, so papasok po natin dyan. May small pot dyan. So, pwede po natin hawakan. Pwede po tayo mag-teacher. Huwag nyo lang, di lang. Pero lang. Okay, so. Maliit lang yung simbahan na ito. Pero may history. Ito yung altar noong unang panahon, altar, Greek Orthodox altar. Ito yung natirang part ng Syrian altar. Ayan, Syrian altar. Ra. Marami dito, malaki ito, kaya lang, syempre ni... Dinevelop na ng
nang nangangasiwa dito. Ito yung optic altar. Optic altar. Yun. Na natira ngayon. This is the another altar. Armenian. Armenian altar. Yan. Yan, maliit na lang din. Natira ng ruin altar. Yan. Papasok tayo sa loob, guys. Kung saan yung mark ng paan ni Jesus. Kasi dito siya tumaas nung pumunta siya ng langit. Okay, maliit yung mga pinto. Ayan. Maliit lang siya. Maliit lang siya na place dito. Ito yung okay guys, natapos na naman ang ating isang biblical tour. Maganda yung history niya. At dito sa labas ay may nagbebenta ng souvenir. Ayan. Thank you for watching guys. Bye bye.